Bago sa saksi, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, maglalabas ngayong Linggo ng kanilang mga rekomendasyon sa pagtugon sa El Nino ang bagong buong ahensya ng Water Resources Management Office. Sa gitna nito, pinaghahandaan ang panibagong araw-araw na water service interruption ng Maynilad. Saksi, si Dano Tingkungko. Tuloy-tuloy ang bili at order ng mga drum at balde sa tindahang ito sa Divisoria sa Maynila. Sa Miyerkules kasi, magsisimula ang daily water service interruptions ng Maynila at bunsod ng mas mababang alokasyon mula Angat Dam. Magsisimula ng alas 7 ng gabi at tatagal hanggang alas 4 na madaling araw para sa ilang lugar at alas 6 naman ng umaga para sa iba. Apektado ang ilang bahagi ng Caloocan, Malabon, Valenzuela, Navotas, Quezon City at Maynila. Abangan daw ang mga post ng Maynila sa particular na schedule ng interruption sa inyong lugar. Na yung interruption schedule na pinost po namin ay yun po yung oras talaga na mawawalan lang sila ng tubig, iniiwasan namin. Mangyari na mayroong single customer na 24 hours siyang walang tubig para po meron pa rin po pagkakataon na maipon ng ating mga customers yung required volume of water nila. Sa lagay na yan, nadagdagan na ang supply ng tubig ng mga supply augmentation project, kaya raw mas konti ang tatamaan at hindi aabot sa hanggang 12 oras ang water interruption kumpara nitong Abril. So patuloy pa rin po yung aming mga augmentation projects. Nandiyan po yung pagre-reactivate ng mga ating mga deep wells. Ang mga customer ng Manila Water naman, 24 oras pa rin ang serbisyo ng tubig maliban na lang kung merong scheduled maintenance o repair sa lugar. Sa pinakabagong datos mula sa PAGASA, bumaba pa sa 179.23 meters ang tubig sa Angat Reservoir. Mas mababa kaysa minimum operating level nito na 180 meters. Kaya ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon para sa MWSS simula nung Sabado. So ang tinitingnan po nating elevation sa ngayon, ang lowest po is nasa around 176 to 177 meters. Kasi based from the historical level naman po ng Angat based din po sa mga projection po natin ay pataas na po yung elevation ng Angat by this time po. Kanina nag-rain dance na mga katutubong dumagat remontado bilang bahagi ng ritual para hilingin bumuhos ang ulan. Po ay nagtataning. Ngayon ko ang tanim po namin na hindi na inuulan, yung iba ay namamatay. Kaya kailangan, importante talaga yung ulan. Karamihan sa amin na ay nalilimutan na yung talagang gawain doon sa ganoong tradisyon ng mga katutubo. Hindi lang sila may kailangan ng sapat na patubig. Sa iba't ibang sakaan sa Ilocos Norte, Isabela, Cagayan, Aurora at Bataan, natutuyo ang mga pananim. Ngayong pinaghahandaan ng El Nino ayon sa National Irrigation Administration. Yung mga hindi po kayang patubigan, sir, apo. Yung dulo ng ating mga irrigasyon, so pwede rin kami silang bigyan ng diesel pump, solar pump, or bigyan ng input again ng DA ng mga high-value crops. Yung mais, worst case scenario, yung munggo. And sa ating naman pong mga constituencies, pakiusap din po namin. Malaking factor din po kasi yung mga wastage natin sa pagkain, yung mga nasasayang sa pagkain. So, pwede ho ba na kung hindi kayang ubusin yung one cup of rice at one half na lang ang orderin? Para tama, hindi naman po. Tama naman. Para sa GMA Integrated News, dadating ko ang inyong saksi. Sa kabila ng release order, hindi pa rin pinapakawala ng limang Chinese national na nahuli sa Umanoy Pogo compound sa Las Piñas, Camacailan. Pinalutang naman ng isang senador ang Umanoy tawaran para makalaya ang ilan sa mga hinuli. Saksi sina Ian Cruz, Salima Refran at Rafi Tima. Kahit hawak na ang release order mula sa DOJ, bigong mailabas ng kanilang abogado ang limang kliyenteng Chinese sa loob ng Umanoy Pogo compound sa Las Piñas. Pinalaya lang sila sa PNP Custodial Center sa Campo Crame, pero nilipat lang dito at pinagbabawalang lumabas ng kwarto at gumamit ng telepono. Wala namang ibang na file sa kanila, so dapat pinapakawalan na ho sila. Paso na rin daw ang June 26 search warrant ng mga polis na nagbabantay pa rin sa loob ng compound. Ang lifetime ng search warrant ay 10 araw lamang. So yan po, dapat July 7, dapat wala na yung mga polis, ating kapulisan dito. Dahil sa pagtangging release sa mga kliyente, balak na abogado ng mga Chinese na mag-file ng kaso sa korte. Ngayong hapon, dumating din ang iba pang abogado ng iba pang Pogo workers na biguring mailabas sa compound. Bantay sarado sila ng mga polis. Pero maayos naman daw ang lagay at malayang nakakalipat ng floor at nakakakain.
Ayon sa Justice Department, inisyo nila ang release order dahil nakulangan ang panel of prosecutors sa prinasintang ebidensya ng PNP Anti-Cybercrime Group mula sa pinakamalaki pa namang anti-trafficking operation ngayong taon. Walang specific acts, walang specific grounds para hulihin ng tao, walang specific complainants ng maraming tao, basta raid lang, raid. Ganon, pumasok lang sila. Para naging isda. Wala rin daw maayos sa koordinasyon ng PNP sa DOJ para sa operasyong ikinasa. Ilang oras lang matapos ang high-level training ng DOJ sa PNP kaugnay ng Justice Department Circular 20. Sa circular, napagkasundo ang sasama sa malalaking operasyon ng mga prosecutor para siguruhin na di mababasura ang kaso sa korte dahil sa kahinaan ng ebidensya. Hindi po ito naging nasunod at ngayon, marami hong nakabinbin na hindi ma-file na kaso sapagkat wala namang ebidensya na kompleto. Iyan sa isa sa mga problema. Git pa ni Remulla. Manghuhuli ka na walang kaso. Ano, magtatanim ka ng kaso? Hindi pwede sa DOJ, hindi kami papayag dyan. Maaari raw ituloy ang reklamo kung may sapat ng ebidensya ang PNP. Alegasyon naman ni Senador Rafi Tulfo. Inuna pang tawagan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang mga embahada ng mga bansang may national na naipit sa raid. Kaya raw wala pa rin nakakasuhan at di rin tapos iproseso ang higit 2,700 inabutan sa compound ay dahil umano sa tawaran. Merong may na 250,000 para pakawalan yung isang Chinese national. Meron humingi ng 50,000 para pakawalan yung isang Vietnamese national. Depende, pag nalaman nila kung medyo mataas ang ranggo, mas mataas ang singil. Ang mga Pilipino namang naabutan, itinuring lahat na biktima na agad pinalaya at binigyan pa ng ayuda kahit posible umanong kasabwat sa ilegal na operasyon. Kinwestiyon ni Tulfo ang pag-solo raw ng PNP ACG sa raid na dapat sana ay may kasama umano mula sa Bureau of Immigration, DOLE at iba pang ahensya. Naghain na ng resolusyon si Tulfo para imbisigahan ng Senado ang issue at kasama sa mga ipatatawag ang DILG at PNP. Sinisikap pa naming kunin ang pahayag ng PNP sa alegasyon ni Tulfo at ng Justice Department. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Sanima Rafra, Rafi Timang inyo, Saksi! Mahigit 70 sentimo per kilowatt hour ang bawas singil ng Meralco ngayong pong Hulyo. Pero ngayong may mga araw pa rin mainit ang panahon, magtutuloy-tuloy nga ba ang pagbaba ng singil sa kuryente? Saksi sina Joseph Morong at Mariz Umali. May good news ang Meralco para sa mga customer nito ngayong Hulyo. 72 centavos per kilowatt hour ang bawas singil ng Meralco, katumbas ng 144 pesos na tapyas sa electric bill ng kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Kung bababa po yung makakabuti po yun sa amin. Malilesen po yung pagbayad namin sa sa bill namin. Kasi magagamit pa namin sa ibang expenses po yun. Kabilang sa mga dahilan ng bawas singil, ang mas mababang generation charge, singil sa transmission at iba pang bill component gaya ng buwis at subsidiya. Nakatulong din ang paglakas ng piso kontra dolyar. Nananatili ring suspendido hanggang Agosto 2023 ang koleksyon ng feed-in tariff allowance of FITOL. Ang tanong hanggang kailan matatamasa ang ganitong mas mababang singil sa kuryente, lalo't nagsisimula ng maranasan ang epekto ng El Nino. Katunayan, naranasan na raw natin noong isang linggo ang pagtaas ng temperatura at naabot din ang peak demand sa Luzon. Maapektuhan ba nito ang supply at presyo ng kuryente sa mga susunod na buwan? So far, the supply has been sufficient. We have not seen any indications that there are yellow red alerts forthcoming. So hopefully, power prices in the market will continue to be moderated. Yung nakita din namin, because of the reduction in global crude oil prices, we may see another reduction also in malampaya prices this coming July to be reflected in the August generation charge. Bukas naman magpapatupad ang mga oil company ng 20 centavos kada litro na rollback sa presyo ng gasolina. Pero may taas presyong 75 centavos kada litro sa diesel at 50 centavos naman sa kerosene.
Para naman sa mga commuter, ipinasilip ng Department of Transportation ang ginagawang Metro Manila Subway Project. Nasa 200 meters na ang nagagawa sa southbound lane tunnel mula sa Valenzuela Depot. Ngayong buwan naman, sinimulan ang pagbutas ng northbound lane. Ito na yung nabubungkal ng tunnel boring machine ng Metro Manila Subway. At ganito yung makikita nyo na mga tunnel kapag nabuo na yung subway. Ito yung mga segments na kapag binungkal, tinatapal at paninigurado ng DOTR at ng contractor ng proyekto, hindi naman daw babaha kapag halimbawa may mga ulan. Yung entry natin siya ay maliit lang, tapos meron siyang gate doon, sarado yon. Airtight, pero hindi tayo babahain sapagkat elevated ang gate natin. Katulad daw sa Japan ang ginagawang subway at ginamitan ng teknolohiyang Hapon para ligtas laban sa lindol. Lampas kalahating milyong mga pasahero makikinabang sa subway project na magpapaikli ng biyahe mula Valenzuela, Panaia mula mahigit isang oras sa mahigit 40 minutes na lamang. Konektado rin ang subway sa MRT, LRT at maging ang ginagawa pa rin North-South Commuter Railway. 2029 inaasahang matatapos ang subway project na posibleng maningil ng 22 pesos boarding fare at 2 pisong dagdag sa kada kilometro ng biyahe base sa unang pag-aaral noong 2017. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong. Ako si Marinzi Umali, ang inyong saksi. Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Eastern Samar pasado alas 9 ngayong gabi. Nakitala ang epicenter ng lindol sa Llorente, Eastern Samar. Ayon sa FIVOX, posible ang aftershocks. Meron bang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Alamin na natin mula sa weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center na si Amor La Rosa. Amor? Maraming salamat, Atom. Magandang gabi, mga kapuso. Wala pa namang namamata ang sama ng panahon sa ngayon, pero may grupo ng mga kaulapan na minomonitor ang pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At ayon po sa pag-asa, hindi inaalis ang chance nito mabuo bilang isang low pressure area sa mga susunod na araw. Kaya naman po patuloy na umantabay sa updates. At kahit hindi pa yan nabubuo bilang LPA, maghanda pa rin sa mga pag-ulang dala nitong Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ at ganun din ng localized thunderstorms. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, malaking bahagi po ng Luzon ang uulanin bukas. Inaasahan po natin yan at may mga malalakas na ulan. Dito yan sa northern at pati na rin sa central portions. Ganun din po sa bahagi ng Mindoro at ganun din dito sa bahagi naman ng Palawan at Bicol Region. Uulanin din po ang Visayas at merong heavy to intense rains. Diyan po yan sa bahagi ng Panay Island at pati na rin dito po yan sa bahagi naman ng Negros Provinces. May mga pag-ulan din po sa bahagi ng Samar at Leyte Provinces, Cebu at pati na rin po dito sa bahagi ng Bohol. Malaking bahagi rin ng Mindanao ang makakaranas ng maulang panahon. Posible po ang mga matitinding ulan, inaasahan po natin yan sa may Zamboanga Peninsula, ganun din dito sa bahagi po ng Northern Mindanao, pati na rin sa Caraga, Davao Region at maging dito sa bahagi ng Soccsaygan. At dito naman sa Metro Manila, may chance rin po ng ulan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At sa outlook ng pag-asa, posibleng maalinsangan pa rin po ang panahon sa mga susunod na araw. Ang temperatura, posibleng maglaro sa pagitan po yan ng 24 to 32 degrees Celsius. Pero kahit mainit ang panahon, may chance pa rin ng localized thunderstorms, kaya maghanda pa rin ang payong kung meron po kayong lakad bukas. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. May bagong app na binubuo ang Migrant Workers Department para po sa mga OFW. Yan ay para makatulong na mapabilis ang pagkuha ng kanilang Overseas Employment Certificate na kalaunan ay posibleng malibre na rin. Saksi si Mark Salazar. Sabi ng Department of Migrant Workers, hindi naman palaging ganito. Pero kanina, napakahaba ng pila na mga OFW na kumukuha ng Overseas Employment Certificate o OEC. Nakapila na doon sa dulo. Wala namang kaano. Dumating ang reporter, in-advise pa kayo. Yung perennial nilang reklamo, yung mahaba ang pila sa OEC. Tapos nagbabakasyon sila dito, yun pa iniintindi nila.
Actually, may online portal naman ngayon para magproseso ng OEC. Kaso ang hirap daw i-access kapag mahina ang internet sa lugar mo. Ang directive ng Pangulo, our OFWs deserve a much easier journey. Dapat libre, easy ma-access ng ating mga kababayan. Kaya bilang kapalit ng lumang online portal, gumawa na ang DMW ng OFW Pass app na pwedeng i-download sa inyong smartphone. Approved na raw ito nang ipakita sa Pangulo. Pero kailangan munang i-certify na cyberligtas ng Department of Information and Communications Technology. Ang bili ng Pangulo, libre na dapat ang 100 pesos na binabayaran sa OEC na hindi raw dapat kailangan kunin kada uwi sa Pilipinas. Pero kapag nalibre na ang OEC ng mga land-based OFWs, 250 million pesos kada taon ang mawawala sa National Treasury. Ayos na raw yan dahil barya lang kumpara sa kontribusyon ng mga OFW sa ekonomiya. Sabi naman ng Department of Finance, nasa jurisdiction din naman daw namin yon, and kung mapapagaan din naman daw for our OFWs, in short, walang objection. Humihirit din tuloy ang ilang seaman. Baka naman daw pwedeng ilibre din ang 600 pesos na binabayaran nila sa Seaman Identification and Record Book. Mahirap pa rin, katulad tataas yung dollar. Eh ganun pa rin, may inflation rate. Mahal pa rin yung bilhin. Katulad sa akin, kadete pa lang ko, yung allowance ko, wala akong salary, allowance lang. $550. Bawasan pa ng SSS pag-ibig PhilHealth. Marina ang ahensyang may poder sa mga seaman. Pero tamang OFW rin naman ang seaman, kaya pag-aaralan din daw ito ng DMW. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Posible raw na paghahanda sa pagsakop sa Iroquois Reef sa West Philippine Sea ang muling pagdami roon ng mga sasakyang pandagat ng China ayon sa Philippine Coast Guard. Tingin naman ng isang security analyst, may mensaheng nais iparating ang China at hindi lamang ito para sa Pilipinas. Nagbabalik si Chino Gaston. Matapos na madaan noong nakarang linggo ang muling pagdami ng Chinese fishing militia sa may Iroquois Reef, nasa tingin ng Philippine Coast Guard ay posibleng paghahanda sa pagsakop ng nasabing bahura, pagdiin ng AFP Western Command, hindi sila papayag na sakupin ng China ang anumang bahura malapit sa Reed Bank o Recto Bank. Tuloy-tuloy naman sir yung pagpapatrolya natin dyan sa area, and we will make sure na we will take appropriate action para ma-deter sir in any party or any entity na mag-take over and control ng ating Recto Bank. As of now sir, we really don't have any valid reports yet about us to the danger ng occupation. Ang security analyst na si Professor Renato De Castro, hindi raw inaalis ang posibilidad na kukunin nga ng China ang Reed Bank. Pero mas malamang aniya na nagbibigay ng mensahe ang China at sinusukat din ang reaksyon ng US. I will not discount it. No, that's a possibility. But my hunch is it's more of a signal. You know, we are about to commemorate the 7th anniversary of the arbitral ruling. We might have won the legal case, but we have the capacity to render that case a piece of fresh paper. Hindi rin naniniwala si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na occupation ng Reed Bank ang pakay ng China. Maaring may kinalaman anya ito sa paghahanap ng langis at gas sa parting ito ng dagat. Kaya lalong nagiging mahalaga aniya ang 2016 arbitral ruling na dumarami na ang kumikilalang bansa. But if the whole world recognizes the ruling, then the whole world will follow the ruling. It's only China doesn't follow. So it's, you know, China cannot go against the whole world. We are actually winning here. Nauna nang sinabi ni Senator Amy Marcos na chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations na hindi lang China ang dapat i-monitor sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sabi ng senadora, posible aniyang ang paglipad at paglayag ng US at mga kaalyado nito sa West Philippine Sea ay lalo daw nagpapataas ng tensyon. Pero sabi ni Carpio, hindi pwedeng ihambing ang mga ginagawa ng China sa Amerika. First of all, China is patrolling the West Philippine Sea because it claims it as its own.
it's claiming, it's saying, akin ito, the U.S. and its allies patrol the West Philippine Sea because there's freedom of navigation or flight. They are not claiming the resources or the fish. Whenever the U.S. and its allies sail in the West Philippine Sea, they actually affirm the arbitral award. Sinusubukan pa naming kuhanan ng pahayag ang Chinese Embassy, pero dati nang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na teritoryo nila ang Reed Bank at mga kalapit na bahura. Ang pagpasok ng Philippine Coast Guard dito na walang paalam ay paglabag daw sa kanilang soberenya. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mas maraming sorpresa at pasabog ang ikinasa para sa nalalapit na pagbubukas ng NCAA Season 99. Pinangunahan ng paghahanda ni GMA Senior Vice President and Head for Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso at ng NCAA Management Committee. Dumuli rin si GMA Chief Marketing Officer Lizelle Maralag para mas bigyang diin ang pagpapalakas ng Season 99. Jose Rizal University ang host season ng NCAA Season 99. Sa September magbubukas ang NCAA Season 99 na mapapanood pa rin sa GMA Network. Nagpapasalamat si Amoroso sa oportunidad na maging bahagi ang GMA ng NCAA at buong gala na inaantabayanan ang pagsisimula ng Season 99. Nakijoin naman sa California surfing ang isang baby seal. Tila sumasabay pa siya sa pag-paddle. Pinawag na Sammy na mga taga San Diego ang baby seal na nagiging regular ng bisita sa dagat. Bukod sa kaya niyang bumalanse sa surfboard, tila ginagayan nito ang pagsipa ng paa ng mga surfer. Maingat daw ang mga surfer na hindi mahawakan at maistorbo si Sammy. Ayon sa SeaWorld, malusog naman si Sammy. At yan ang mga balitang ating sinaksihan. Sa ngalan po ni Pia Arcangel, ako po si Connie Season. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Sa ngalan ni Egan Arnold Clavio, ako po si Atom Araulio. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga Egan, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga Kapuso Abroad naman, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.